Thank you very much po nga pala sa Panginoon dahil ang pagdating po namin dito sa Italia talaga ay napakaganda po ng trato sa amin ng mga Italiano. Ay talagang wala po akong masabi sa kanila, talagang napakaayos po nilang makisama sa mga Pilipino at ganun din po sa amin. At God bless po sa kanila. Malaki po ang tiwala nila sa Pilipino. Papunta dito sa Italy. Kaibigan po siya ni Vicky Sangke. Dahil po sa kanila, nakarating po kami dito mag-asawa, kami magkakapatid. Sa totoo lang po, kung wala kang kakilala. Kasi po, kapag may kakilala ka, hindi mo na kailangan magbayad. Kasi yung iba, dumadaan pa sa agency. Pero, sa totoo lang, agency na yung mabab na hindi ng bayad sa iyo. Tapos, dating mo dito, hindi mo alam kung may amo ka ba o wala. Hindi ka tulad na kapag may kakilala ka, sigurado may amo ka na pupuntahan. Yung iba naman, kasi po, ang mga amo dito mababait. Kasi ang mga Italiano, ma-religioso po. Nasa inyo na lang, nasa tao na lang siguro kung hindi kayo magkakasundo at saka. Depende siguro sa tao talaga. Kasi, napakaswerte siguro namin talaga dahil ang babait nang napuntahan namin. Tsaka sa ibang bansa, pag nag-abroad ka, di ba may kontrata? Halimbawa, 2 years contract. Kailangan 2 years doon ka lang sa isang amo. And samantalang dito, pwede kang mamili. Halimbawa, hindi mo nagustuhan yung trato sa'yo ng amo mo. Pwede kang umalis, lumipat. Ganun ang kagandaan dito sa Italy. Basta magpapaalam ka lang na maayos, pwede kang humanap na ibang trabaho. Ganun dito. Ang istorya po nung nakarating kami rito, nung una, nai-negosyo kami sa Pilipinas, yung fruits and vegetables, nalugi po yun. Siguro ilang taong kami din tinda na mag-anak. Napakalakas po dati nun. Kaya nalugi dahil yung palengke sa kabila. Tapos, yung palengke na aming inuupahan ay ibinenta naman ang may-ari sa 7-Eleven. Doon po sa mama. Nalugi na po, nagtawag po agad ako sa kapatid ko dito sa Italy. Sabi ko, hindi, ihanap mo naman kami ng ihanap mo ako ng amo. Ako lang gusto ko eh. Kasi si unang sipag ayaw niya talaga dahil maganda ang trabaho niya sa Pilipinas eh. Sabi ko, hanap mo naman akong trabaho dyan. Kailangan namin makasurvive. Sabi ko, ganun. Kasi hindi ako sanay nang walang trabaho. Tapos yung palengke, nalugi pa. Gusto ko talaga subito makapagtrabaho. Kasi ang hirap sa Pilipinas. Pag umabot ka ng 40, wala ka ng pag-asang makapagtrabaho kasi dyan, pagka-overage ka na, hindi ka natatanggapin. Ako naman po ay sober. Pero, awa ng Diyos, kahit naman matanda na ako, natatanggap pa rin ako dahil marunong ako manahe. Pero, mas ginusto ko siguro talaga magpunta ng Italy. Hindi ako na, parang hindi swerte pag mag-isa ako. Kasi simulat sa pool, kami mag-asawa, kami, hindi ko nasipa. Simulat sa pool, magkasama sa trabaho, sa Playtex muna. Tapos, sunod sa palengke, magkasama pa rin kami. Tapos nung pagpunta rito sa Italy, siguro hindi ako inadya ng Diyos na lumabas ang papel ko mag-isa. Ngayon, yung kapatid ko nagtatrabaho sa isang restaurante, mayroong Italiano nagtanong sa kanya at sabi, Christy, meron ka ba bang kapatid o kapag-anak na mag-asawa ang gusto ko para hindi malungkot kasi sa bahay namin walang malayo sa kabihas na baga nung walang mga Pilipino baka malungkot ang isa. Gusto ko mag-asawa. Ako tumawag agad sa akin. Kapatid ko sabi, Kuya Arman, kuha ka na agad ng passport mo at kukuhanin ko kayong dalawa. Diyos ko po, subito. Lumabas ang papel namin. Siguro hindi kami nag-intay ng matagal ng isang taon. Mga excuse me po.
Tutuyan na lang muna. Hindi po kami nag-intay ng matagal. Samantala ako, nag-intay ng isa, dalawang taon. Hindi lumabas ang papel ko. Pero nung dalawa kami, lumabas bigla. Ako, ang swerte namin, din nakarating na kami dito. Siyempre, may bahay nga kami sa Batangas. Ang ginawa namin, lahat ng gamit namin, pinamigay, iba, binenta. Kasi walang titira eh. Dahil malayo nga sa, malayo yung bahay namin sa Batangas eh. Yung sa Feeling Best. At yung ginawa namin sa mga gamit namin, ipinamigay namin. Kasi no choice eh. Kaysa naman, mabulok, walang titira. Ipinamigay, yung iba, binenta. Ngayon, di pumunta kami sa Italy nang wala kami na. Wala kami gamit, wala kami bahay. Kasi binenta nga namin eh. Dahil gusto nga namin talagang mag for life dito sa Italy. Ngayon, siyempre, dalawa lang kami. Naiwan naman yung anak namin sa Pilipinas. Tapos di, nung mga, wala pa kami isang taon dito, nagsabi na agad si unang sipag sa ako namin na pwede pa namin kung yung anak namin. Ako, subito, binigay agad. Oo, sige, bakit hindi? Ang bait talaga, sobrang bait ng amo namin. Napakasalamat sa Diyos at napakabait nilang mag-asawa sa amin. Yung pagdating dito, kopya pa rin kami magtrabaho. Driver siya. Ako naman, yun, linis bahay, napakalaki ng bahay, pero wala naman nakatira kundi sila mag-asawa. Eh, di napakaswerte ko talaga dahil biruin mo, may libre na kami bahay. Libre lahat. Di, kahit maliit na sweldo namin, libre lahat yun. Napakaswerte namin talaga dito. Dahil hanggang siguro, 10 years kami doon. Pero nung si Marisol ay lumaki na, naghahanap na ng kakilala, kasi lahat ng mga tao, lahat ng mga kamag-anak namin na dito sa Catanzaro. Kaso nga lang, araw-araw yan, pagkaan, naiyak, sabi niya, Mama, kailan ba tayo pupunta Catanzaro? Gusto ko, kasi napalipat dito yun si unang sipag sa Catanzaro. Kami lang dalawang magina na iniwan sa tabi. Ganun ang storya. Mabalik po tayo sa pagpunta rito. Ang paglabas po ng Pusi, dati, noong araw, noong mga nauna sa amin, ang sabi nila, every 2 years na bukas ang Plusi na indeterminado. At yung Plusi na estacionale, yearly, hanggang ngayon yearly rin po ang paglabas ng Plusi. Pero dahil nga po nagkaroon ng COVID na ganyan, yung virus na ganyan, eh hindi nagbubukas ang Plusi na indeterminado. Tsaka ang dami po dito ibang lahi na walang papel, kaya inuuna nilang asikasuhin, kasi sobrang bait ng bansang Italy eh. Yung lahat ng mga ibang lahi na i-stranded sa dagat, inaampon nila yun, kaya dumadami dito ang competition ng ibang lahi na tumatanggap kahit maliit na sweldo kasi para may libre silang bahay. Eh kami mga Pilipino, hindi pwede kasi kailangan namin kontrata, di ba? Dahil ma-expire ang aming permiso, yung permit of stay, kailangan namin maalagaan yun. Manatili kami, may trabaho at may kontrata. Ganun po, kaya nahirapan din po kami kasi dati nagpapunan natin namin ito. Ang laki ng palit, nasa 70 ang palit ng 1 euro. Ganun. Samantala ngayon, umabot ng 50, 48, ganun. Kaya, tsaga-tsaga lang po. Eh, kailangan po kasi talagang magtsaga dahil madali, nandito ka na eh, bakit ka pa mag-iisip na, ay, ayoko na dito, uwi na ako ng Pilipinas. Pati isipin mo yun, napakahirap mabunta rito, iba nagbabayad pa para makarating dito. Tapos ngayon, iisipin mo, ay, naku, mahirap dito. Oo, sa totoo lang, mahirap ang mag-ibang bansa. Pero, kung ikaw ay magtsatsaga, iisipin mo para sa mga, sa pamilya, magtitiis ka. At kami nagpapasama sa Diyos dahil nakuha namin ang mga anak namin. Siya na lang po magpapaliwanag sa inyo kung paano siya kumuha ng tao na Plusi Stagionale. Nakuha niya yung kapatid niya, dalawang kapatid, at dalawang bayaw. Nakuha niya sa Pilipinas sa Plusi Stagionale. O sige po, mamaya na po ulit pag sinunan sa pagkitumating na. Ciao, adopo! Hello po, mga kaunang sipag. Dumating na po si unang sipag at siya po ay magsasalita na. Kanina po ako. Magandang umaga po sa inyo, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo mga kababayan kong taga-Pilipinas. Pasensya na po kayo, medyo ako na-late po at galing pa po ako sa part-time. Dahil katulad po ng sinabi ko na napakadami ko pong trabaho sa ngayon pagkalipat ko dito sa Catanzaro, Italy. At
Ang topic po natin ay tungkol sa pagpunta po rito ng PLUSI, ay determinato estadyonale. At bago po ang lahat, mga kaunang sipag, ako po nga pala ay magpapasalamat sa aming sa aming pong tumulong sa pagpunta rito sa Italy. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po ay ang pagtulong po nila sa amin ay talagang wala pong kapalit. Eh, thank you God. Bago po sa kanila ay sa Panginoon muna ako magpapasalamat. At ngayon po naman ay ang lahat po ng tinulong nila sa amin ay ibinabalik ko po naman sa ibang tao. At tinulong po rin naman din aming mag-asawa sa mga gusto pang makarating dito. At marami na rin po namin naparating dito. Yun na nga po yung aking mga kamag-anak, mga kaunang sipag. Kaya ang pagdating po namin dito ay ibinigay po namin talaga ang pagtulong dahil tinulungan din po kami ay hindi po sila naghangad ng kapalit, ay ganun po din sa amin. Ang pagtulong ay panggaling po sa aming puso, mga kaunang sipag. Thank you very much po nga pala sa Panginoon dahil ang pagdating po namin dito sa Italia talaga ay napakaganda po ng trato sa amin ng mga Italiano. Ay talagang wala po akong masabi sa kanila, talagang napakaayos po nilang makisama sa mga Pilipino at ganun din po sa amin. At God bless po sa kanila. Malaki po ang tiwala nila sa Pilipino. Sige po, at ang kasunod na vlogs po namin ay asikasuin namin tungkol po naman doon sa PLUSI Estadyonale. At pag nakarating na po dito ay kung ano ang gagawin na mga dokumento at sasabihin po namin lahat ang pamamaraan para makatulong po kami sa mga gusto pang pumunta rito sa Italy at kung paano sila magagawa ng dokumentos dito. Ipiprepare po. Sige po, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang umaga uli at magandang hapon at magandang gabi at mabuhay po tayong lahat. Ang inyong lingkod, unang sipag ng Mamboyo, unang ginang. Ito po ang aking unang ginang. Don't forget to subscribe and leave a comment. Comment lang po kayo kung anong gusto nyo pong i-vlog namin o kung ano man po ang gusto nyo gawin namin ay gagawin po namin. Comment lang po kayo at i-click ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga video ng Unang Sipag. Unang Sipag ng Mamboyo. Mabuhay! Taga Marinduque po ako, mga kaunang sipag.